Good morning world! Brownout! Na naman! Kahapon nag-brownout din, about the same time. Yeah, dumating yung bills kahapon, di ba? 9,000 something. Tapos napakaraming charges na kung ano china-charge. Pati yung utang nila, kung saan man yon tayo nagbabayad. Ito. Brown out. Buhay Philippines! We love it! May na-discover na naman si Louie Boy, guys, nung nag-bike siya. Ito pala yung pinipilahan. Akala namin, yung pinutapuntahan namin, yun ang pinipilahan. Yung pala yung katabi breaker again. Pag ano ko? Sarap po. Yung binibilang namin, di ba may binibilang na kami, no? Mm. Pagdating ako, mas maraming, ano siya, at let's say going that way, going north, tapos eto yung binibilan namin na bakery, tapos may street, tapos dito sa katapat may mga pila. Kala ko yung pinipilahan, nakala ko mga yung kainan sa umaga, ganun. Di nakita ko, curious ako siyempre, para alamin ko. Para makikipila ka rin. Oo, hindi. Para alam ko kung ano yung pinipilahan. Baka mamaya nagbibigay ng pera. Uminto ako. Tapos tinanong ko isang mama. Paalis na. Kako, ano boss, ano kako yung, ano yung tinda dyan? Pandesal. Ha? Pandesal. Kako, di ba yan ang bakery? Oo nga nga, bakery ko at maliit. Eh kako, bakit dito maraming tao? Diyan walang tao. Mas masarap ang pandesal dito. Kako, oh, sigurado ka? Pwede mo pati, tsaka ano, maganda, sabi niya. Pwede mo patingnan, sabi ko. Patingin. Pwede mo patingin, tapos bubuksan niya, eh, kasi may supot na brown plastic, tapos, brown bag, tapos plastic. Ay, hindi bali na, kako, wag na, bubuksan pa yung brown bag, sabi ko. Tapos may pumarada naman motor sa gilid ko. Narinig yung usapan namin, masarap nga niya yung pandesal dyan. Kako kasi, ano, $3 daw dito, 3 pesos daw dito, doon, to lang, di ba? Sa kabila, yung binibila na. May reason kung bakit, siguro. Tapos sabi niya, alam mo, masarap, sabi. Na, kung tikman mo na yun sa Nepo, sabi niya gano'n, parang gano'n ang lasa. Ay, hindi naman namin natikman yung Nepo. Hindi naman namin natikman yung Nepo. Doon lang kami sa bakery. Tapos sabi ko, kako, ano, $3 kako dyan. Tikman mo, sabi nga sa akin. Dito na ako pumila. Bumili ko ng 12 pieces. Ayan, no? 36 pesos. Baka magustuhan mo. Hindi, 36. Yeah, sabi mo, 36. Okay. Kung $3, ano? 3 pesos? Kung 3 pesos. Dollars, pa rin ito ng dollars. Wala naman na siyang dollars. 3 pesos. Ngayon, bumili ko ng dalawang monay. Akasama rin sa 36? Ang monay kasi bilog eh. Bilog. 30, bali 36 na, ano, 30... Lahat na pala, kasama na pala yung monay sa 36? 33. Dahil sukli sa akin is 67. So, 33. Lahat. 12 na pandesal. Ay, hindi 3 pesos. Kaya nga, hindi nga. Hindi 3 pesos. Kasi may monay ka pang dalawa. May monay pa akong dalawa. Baka magustuhan mo kasi chewy siya. Hindi yung dough, ibang dough. Iba dough. Lalo pa ito magmainit, kaya lang kanina pa ito na mainit. Kanina mainit, hindi ko. Ay, hindi nga tayo makapag-toast kasi wala kang kuryente. Tapos po kasi meron tayong ginisang corned beef, guys. Kung ayaw nyo ng pandesal, kanin, halina na kayo. Okay. Tsaka itlog. Butter. Meron tayong butter. Mas okay na ito ba? Ha? Mas okay ito. Sarap ano? At least may choice ka kung anong meron, di ba? Mabuhusan niya kasi doon ko sa kabila. Mm. Pero nung tinikman natin... Pero iba ang dough niya kasi doon sa isa. Pero nung tinikman natin yun, okay din eh, di ba? Okay. Masarap. Okay. Nung kinakain nga namin kahapon. Tsaka malinis tingnan. Nung kinakain nga namin kahapon, di ba? Tsaka malinis tingnan. Masarap ako nung masarap. Mm-mm. Tsaka malinis tingnan. Yun, doon sa isa. Ayoko na doon sa may ano, sa may cheese. Ay, dito? Ayoko. Oo. Parang may itim-itim. Ano yun eh, yung... Dito sa ano, prenso, ito, makinis. Ito ano, yung itim-itim na. Tapos pag binakbak mo, nababakbak. Sa ano yan siguro? Hindi na. Sa tray or sa... Tray. Sa tray. Or sa oven. Sa tray, pinagpapatungan ng pandesal pag ibibake.
Hindi nalilinis. I mean, I'm sorry. I don't want to comment. Well, you did. I will erase. Ang haba kasi ng tinidor. Makukulog. Ang sarap to. Masarap. Pandesal tapos corned beef. Corned desal. Ang sarap ng tulog ko. Pero malamig niya. Sabi ko ba, pakipatay ng air. Ah, hindi. Dito ba sa kanyang patay ng aircon, yung remote. Itay ko aircon, inon yung fan bago ako... Bago ako umalis? Bago siya umalis. Na gano'n nga pala ako, nag-bike ako. Pag-isin ko, naka-off ang fan. Sabi ko, ito talaga silang gaon, automatic. Kasi paglabas niya ng room, ganyan siya, papatay ng ilaw, papatay ng electric fan. Di, sabi ko, siguro automatic yung kamay niya na pinatay niya lang electric fan. Pati pinto, automatic yun. Paglabas ko ng pinto, kahit anong pinto yan, bathroom, paglabas ko, sarado. Nahala niya. Sabi automatic ko, yun. Sabi ko, kamay niya, automatic, pinatayan ako ng electric fan. No? Sabi ko, buti, hindi pa mainit yung pala. Kaka-brown out lang. Kaya mo, no? It's good. I like it. Hindi siya 3 pesos kasi 30... 2 pesos din siguro. Kung 2 pesos sa 24. 6 plus 3, 9. 450. 450. Ko baka 225. Hindi kasi nagtatanong. Hindi nagtatanong, guys. Ito nagtatanong ko lagi. Hindi kasi ako matanong eh. Nasanay ako mula pa noon. Nagtatanong ko ng ano. Presyo. Sarap mong sarap. Pure food. Pure food sarap. Masarap niyo ano yung Delimundo. Pero parang magsawa na kami kasi. Habang uwi noon, or may uuwi, or kami ang umuwi, lagi kami nagdadala na napakaraming Delimundo. Iba-ibang, kasi wala iba. Nga Delimundo sa stage, di ba? Iba-ibang flavor, binibili yan. Kasi mga bata gusto ng Delimundo. Inom ka. Kaya lang parang na kami nagsawa, kasi nga, ilang taon na yun at yun ang aming corned beef. Kaya pagdating dito na kami never kami bumili ng Delimundo pa. Kasi din pa. Meron tayong buko, friends. Kaya yung ingay, oh. Nilalaro niya naman yung bote niya, oh. Sinong binira mo niyan? Ay, sinong nagbiyak yung asawa? Ay, yung lalaki. Alam nila kayo yung asawa ng ni Manang? Kasi, siguro ganun, hindi siya, I mean, hindi naman siya matigas, pero hindi siya masyadong malabot. Ano ito? I love buko. Mapaparami kain mo yan? Buko juice. Good. Kahit sa Toll House, napabuko juice yan. Kailan, ano ka doon, bitin. Maliit lang. Okay. As long na nasasahan mo yung juice, may nakain kang shredded, that's good enough. Good. Ay, nagpunta kami, di ba, sa ano? Saan tayo pumunta, Marky? Tumingin kami ng ano, ng Greensland. Queensland? Ha? Queensland. Queensland. Wala sa Marky. Wala. Kanya nabili namin. Balik kami sa Angkor. Eh, kasi paubos na to eh, oh. Balik kami sa Angkor. Angkor. Doon sa London, meron Queensland.
Kanya man tayo nag-lander kasi nag-SNR tayo sa SNR, wala rin akong makita. Mm-hmm. Tsaka ano? Matikman lang. Para ba yung ano, matikman, ma-justify kung which is rich. At saka matingnan ko bakit siya mas, bakit siya mas mahal. Magkano yung isang... Eh, hindi ko lang matanda ay kung 499 or what. Huh? Pero 499. 500? Oh. Pero ano, mas okay na yung Angkor, ha? Mahal. Okay na yung Angkor. Angkor or Magnolia? Magnolia. Pareho lang ng lasa sa akin. Mm-hmm. Pareho siya masarap. Magnolia lang. Friends, masarap. I mean, nasasarapan kami. Star margarine nga lang, masarap eh. Pero sabi nila, mas healthy pa yung butter. Di ba sabi, butter unhealthy. Pero mas lesser pa yung, kumbaga better, health-wise, kasi margarine daw. Oh, oo. Oh. Naku, busog nga ako kaagad. Pero marami na akong nakain. Nakailan ka na ba? Ayaw ko. Sabi-bili lang. Tatlo, apat. Nagtanong mo nga sa kanila. Nakailan na siya, boss? Apat na siguro. Ha? Ito, pangalawa ko pa lang? Daldal ka daldal eh. Nakakain. Ano, kung meron alin? Ng Queensland, Queensland, di ba? Hmm. Pagka nakakita kami, titingin kami nung baka meron sila ng bar. Bar lang. Para just to try. Mm-hmm. Kasi parang sakit naman ng 500. Na butter. Pero parang malaki naman yung ano lang. Jar. Mm-hmm. Pero miskin na. Parang hindi ko. Parang maglululun ako. Parang mabulunan nga. Bumabara dito sa lalamunan. Itong ano, itong magnolia, yan. Ito. Okay. Pero hindi rin siya mura kasi mas may butter na iba na mas mura. Mm. Kaya lang nga, nasabik tayo. Kasi, hindi kami nakatikin ng dairy cream doon, ng Angkor. Kaya sinamasamantala lang namin. Yung Kerrygold sa Costco, yung Irish na butter, masarap siya. Pero, para sa akin, masarap pa rin yung Pilipino na butter. Siguro, pagka yung talagang dito na kami, siyempre, katulad doon, pare-pareho lang ang lasa sa amin, may mga differences na konti. Mm-hmm. Let's say yung Angkor, o kaya yung Magnolia, mas mura Magnolia, di ba? Konti lang. O, kung makakatipid lang ng konti, hindi mag-i-stick kami sa Magnolia hanggang sa matutunan namin lahat ba para and then mabudget din namin, you know? Pero sa ngayon, pasensya na kayo, talagang sabik kami. Kaya yun, medyo tinitikman namin kahit medyo mahal, binibili namin kahit medyo mahal, talagang nasabik kami. Pero sino ba yung nasabi? Si Kid yata, sabi niya, ay, wala nang budget. Retired ka na, kainin mo gusto mo. Sino ba yung nagsabi na? Baka siya, ano nga? Kid. Kid. Meron lang akong ano, guys, oh. Maliit na fan. Ay, hindi ko na makain ang itlog ko. Why? Busog na ako. Isa yun na lang, nag-bike ka eh. You need protein. Kakainin ko yan. I know you, kainin mo. Sa'yo na. Tingin yung napkin lang ka, please, or ano, kakain ako tissue. Kakain ako ng pangatlo. Ay, pangatlo ba ito? Pangapat. Na ano? Pandesal. Oh, walang bilangan yan. Kainin mo lahat. Hindi, baka sabihin mo, lamang ako sa'yo eh. Gusto ko lagi tayo even. Mm-mm. We're partner, right? Yes. Mm. Life is good. Very good. Thank you, Lord. Mm-hmm. Walang ulan ngayon. Mamaya mga alauna, alas dos sabi. Pero, wala kami. The last few days, every morning may ulan. Kaya kanina,
Sabi ko, ga, huwag na ka na mag-bike. Mamaya na, matulog muna tayo. Gusto niya talaga mag-bike. Dahil kasi, the last couple days, hindi siya makabike sa umaga. Dahil kasi ulan. Naku, ah. Wala kami mamaya. May meet up na naman tayo, guys. May meet up kami. Na ano? Si Myrene at saka si Michael. From Myrene. Seattle. Michael. Welcome back home. See you later. Bagay, ano naman kahapon na i-pray ko na kayo eh. And alam ko na na ano, na you get safe. Back. Yung matagal lang hindi nakaka-uwi, guys. Uwi kayo. Para maiba naman ang environment. Masarap umuwi, di ba? Yung nga lagi natin iniisip, di ba? Pagka ano, ay, gastos. Talagang magastos. Talagang magastos, pero if there's a will, there's a way. And God provide. Yeah, God provides always. At saka ako, guys, pag kami kasi pag nagta-travel, maaga kami lagi sa ano, maaga kami sa airport. Kasi nga, ayaw namin yung na-i-stress na, you know, yung tama-tama lang yung oras, tapos yung eksakto lang, tapos biglang na traffic, biglang may ano dun sa unahan, hindi ka makalusot, merong what, merong detour, mga ganong bagay. Pero kung maaga ka, kahit may detour pa dyan, kung may ano pa dyan, balaki dyan, you have enough time. That's one thing I don't like. Yung lalo pa ito na ako. Pag antayin mo na ako 4 hours sa airport, mas gugustuhin ko. At least nandun na ako, wala na akong intindihin. Wala na yung stress na nagmamadali, baka mahuli, baka tapos na traffic, o kaya may nasiraan, you know, those things. Kanya, that's one thing I avoid. Kanya, 4 hours kalahati, fine with me. Ganon kami, pag ano, ayayin ko na siya, kahanga, alin ka na, doon na tayo mag-antay sa airport. At saka alam niyo yung mga bata, na ano nila yan, na ituro namin sa kanila yan, at talagang pinapractice nila. Ang last na travel ni Chris, nandito na kami sa Pilipinas, yung last na niya na travel, he went to Belgium for just a week. To meet a friend, yung kasama niya sa music industry. Music industry. Nag-ano sila eh, Europe, US sila kasi yung iba may Sweden, may taga London. So, ganun-ganun sila. May time na nasa London sila, may time na nasa US, tapos ngayon last Belgium. Ini-schedule nila yung pupuntahan nilang kaibigan. Mga bata pa, guys, mga 20-something pa lang. Sabi ko, buti pa itong mga bata doon. Yung mga yung generation ng mga 20-something ngayon, yung generation na yun, mahilig sila mag-travel, they're career-oriented, hindi sila nagmamadaling manganak o mag-asawa. Yun, yung generation na yun. Ganun sila. Para silang mayroon silang vision, gusto nila, they do what they want to do with their life, yung bang they focus on being happy, I guess, yung ganun. Nakakatuwa. And then they enjoy staying in Airbnb. Magastos, pero kung isipin mo naman, di ba, yung nung 20-something ako, kumpara sa 20-something nilang edad ngayon, marami na silang nagawa. So anyway, kahit si Angel, si Chris is Angel, is the same person, siya ang panganay. So nandito na kami nang pumunta siya ng Belgium. So, nung araw na pupunta na siya ng Belgium, tumawag ako. Noong una hindi siya sumasagot, ang sumagot, anong tinawagan ko si JR, sumagot, sabi ni JR, I'm driving, ma'am, I just dropped him off at the airport. Sabi ko, akala ko mamamaya pa flight niya. I know, pero he's early. Oh, sabi ko, that's good. Okay, that's good. Bye. Kasi nagda-drive kayo kung nakikipag-usap sa kanila. That's good. Nung nagda-drive sila as much as possible. Tapos maya-maya, tumawag ang Chris. Siguro, nakasettle na siya kung saan siya upo. Or naka-check-in na siya, whatever. Sabi ko, you're early. And ako niya, oh yeah, I don't like to be late. Sabi ko, oh, you sound like daddy. Sabi ko, that's a positive thing, yung ganun. Tapos nung si JR naman, last year nung pumunta ng Korea, galing nandun pa kami sa Pilipinas, kaya kami nga, ay sa Pilipinas, sa California, kaya kami nagbantay ng mga aso niya.
sila ni Yuri, yung girlfriend niya, she's Korean, pero pinanganak at lumaki sa Amerika. Pumunta sila sa Korea, may bakasyon lang. Baka aga din nila, kasi ako mag naghatid sa kanila, ma'am, minamadali ako. Ma'am, mali ka na. Sabi ko na, yeah, that's fine, I'm ready. Kasi hindi naman ako kailangan magkuntodo ng ano, hindi da drop off lang naman, kung lang naman kayo, hindi naman ako bababa ng kotse. Pinamadali niya ako dahil kasi gusto niya maaga pa lang sa airport na sila. A month later, nung pabalik na sila, may tumawag, ma'am, we're ready at the airport. Oh, you're so early. Sabi niya, yeah, we had time pa to browse around, pero hindi na, nag-check out na kami, at saka ano, dito na kami sa airport, dito na lang kami. Kumaya-maya, send ng picture kung ano-anong ginagawa nila nung, kumbaga, nililibang nila itsura, ang itsura, inililibang nila sarili nila sa airport. Sabi ko, mabuti yun, natutunan nila yung ganun. Eto. Kasi naisabi niya, kung bakit ka maaga? Maaga. Ay, ma'am, I don't wanna be stressed, sabi niya, ganun. Sabi ko, good. Eto, experience namin. Kaming apat, ha? Kaming mag-aama at mag-iina. Uuwi kami. Gusto ko rin makinig kasi hindi ko alam kung ano ikukwento niya. Uuwi tayo dito sa Pilipinas. Oo. So, din wrap off tayo. Or kayo. Ano? Anong aling kwento? Na din wrap off. Tapos yung bang nagbago, nung matalo yata si ano si Trump? Ah, oo. Alam ko. Yan, matalo si Trump? So, hindi, ang daming mga... hindi matalo si Trump. Noon pa, nung tumatakbo pa siya. Oo. Oh. So anyways, ikaw ang umalis, kami nag-drop off sa'yo. Rally. Ang daming tao sa airport. Hindi, nung i-drop off na namin siya, ba't ang daming tao, sabi natin. Tapos doon pa lang sa, ano, ha, sa exit, guys, ng from 5, ano yun? Si Sepulveda. Ano yun, freeway yun? 505? 105, yeah. Oh. Doon pa lang sa pag-exit, ang dami ng mga tao. Tapos, saka medyo traffic na. Traffic na, tapos parang may band pa. Hanggang sa nakarating kami sa airport, na matraffic, ang daming tao, doon namin na-realize ng mga rally. May rally? So anyways, dahil nga kung maaga kaming umaalis, yun ang gusto ko lagi, maaga. Naka-get-in. Na-drop off namin siya. Naka-get-in kami. Na-drop off ako ng maayos, na which is ang daming tao, ha, sa, doon pa lang sa exit. Ang ganda sa airport. Ang dami na traffic niya kaagad. Pero hindi kami kinakabang kasi napakaaga. Mm-mm. Pero at least medyo paano pa rin ako noon. Ano to? Ano, kumbaga, ano hindi mo alam kung makakalusot ka pa. Hindi, kung ano nangyayari sa doon. Oo, yun pa, yun mm-hmm. pa. Kung makancel ang flight, yung gano'n. Mm-hmm. So anyways, na-drop off nila ako. O, hindi pasok na ako. Walis na sila, check-in na ako. Tapos pagka-check-in ko, tawag na ako. Mm. O, ano na, saan na kayo? Tapos sinabi nila, anong sabi niyo sa akin? Hindi, right nung, after nun, makalabas kayo. Hindi, nandun pa rin kayo. Nandun, hindi. Inside ba? The airport. No, talagang pa-traffic na lang pa-traffic. Tapos, uwi na kami ng mga bata. Ito ngayon, sa kabilang freeway, makikita mo na traffic na talaga, hindi na nag-move. Sabi ko, ano ba nangyayari? Eh, nag-check upan kami eh. Kung ano, okay ba dyan sa airport? Sabi niya, okay naman dito sa loob. Nasa labas lang ng mismo ng Tom Bradley. Top ng airport, yung sa international. Tapos sabi ko, ayun ko, traffic na yung ano, yung kumbaga yung pinanggalingan naming freeway, traffic na, hanggang nakarating kami sa bahay. Yung gabing yun, nakita ko sa news, oh my gosh guys, yung palang after na sa amin, yung na-traffic na yun, hindi na talaga nag-move ang traffic. Alam mo yung mga taong dina-drop off lang or sumakay ng Uber or Grab dito sa atin or mga, you know, mga, ano ba yun, airport, airport hindi shuttle, yung mga ganon, mga airport van, mga ganon na maramihan kayo. Alam nyo guys, dahil hindi nag-move ang traffic, at saka siguro kung hangga, kung anong nang pag-antay na nila doon, hindi talaga nag-move ng traffic palabas na papasok ng airport. Hindi nakaabot ng flight nila. And then, yung iba, alam mo, nakikita sa news talagang, kasi may mga chopper, may mga ano na eh, nakikita mo, naglabasan doon sa mga sasakyan nila, dala-dala ang ano, mga maleta nila, naglakad ang layo-layo pa, papunta sa airport. Tapos yung iba, nag-shortcut, may mga ano ba yun, yung mga link fence,
na inaano nila, sumasampa sila para lang mapa-short ka na papuntang airport. Sabi ko, oh my gosh, kung ganun, kung na-late lang kami ng konti. Just a matter of minutes. Kung ganun ang nangyari, ay naku, kawawa naman silang dahil kasi dalawang maleta. Tapos siya lang mag-isa that time ang magta-travel. Paano, you know, paano ako? Kahit na may time ka pa nga nun eh, pero yung mga stress na ako, maglalakad ka, bit-bit mo yung mga dala mo, at saka yung, tapos, for example, yung oras mo, alanganin, nagmamadali ka makaabot sa flight, paano na? Just a matter of minutes. Mm-mm. Na ganun na yung traffic. Saka ano yata, nag-rally yata sila yun, ewan ko bakit sila doon sila nag-ano. Laki na itlog mo kung anong kainin. Basta something about Trump, that time ano yun eh, pa-election. Pa-election mo or at after? No, it was before that, I think. Basta anyway, it was, I don't know kung bakit napayagan sila na nandun or kung paano, basta nagkabuhol-buhol ang traffic. Yun makikita mo talaga sa news yung mga tao, bit-bit, lumalabas, nasa freeway, lumalabas ng kotse, dala-dala yung mga gamit nila, mga maleta nila papuntang airport. Tapos malayo pa yun sa airport. Ay, ay, ay. Kaya yun. Tapos tinawag ko sa kanya kasi walang baga nasa airport. Sabi ko, ga, ito nangyayari sa balita, ganyan, ganyan, ganyan. Oh my gosh, sabi niya, buti na lang na drop off niyo pa ako. See, kung hindi ganun ang mentality ko namin, baka na-delay ang flight ko. I mean, hindi ako makakaabot. Tapos kailan lang? Kailan lang dito sa Clark? May balikbayan, pabalik na sa kung anumang state siya. Nagla-live siya kasi galit na galit siya sa, ewan ko kung anong airline yun, kung Eva Air siguro. Cebu? No, Eva Air. International? International. Galit na galit siya kasi dumating siya guys 30 minutes before takeoff. Hindi na ayaw na siyang ipa-check-in. Tapos yun ang galit niya. Sabi niya, andito na ako. Sabi niya, pag kayong nalilate o may delay, nag-aantay ang pasahero, pero pasahero na late, hindi kayo mag-aantay. Eh, siyempre, mali namang ano yun. Mali namang reasoning yun. Eh, hindi ka talaga aantay ng aeroplano. Hindi ka, mag-aantay lang sa'yo yung private plane na hinire mo, pero kung commercial flight ka, walang mag-aantay sa'yo. Eh, 30 minutes ba naman? Dumating 30 minutes. Kumbaga, usually 45 minutes before yung scheduled takeoff, they close the check-in already. Kasi kumbaga, yung 45 minutes na yon, marami pa silang mga check-check noon at saka yung mga bagahe na kailangan maisakay. Hindi, tsaka sila. Tapos pagka, ikaw mag-check-in ka pa lang. Tsaka sila, laging ano, taalis sila on time. Mm-hmm. Maliban lang kung may mga delay na, ayun you know, na, kinagagalit mechanical niya or something, which is talagang hindi makakalipad. Kasi may itinerary yan, may minimit na schedule yan. Mm-hmm. Na pagdating sa destination, ganong oras. Mm-hmm. Kasi siyempre, mga sumusundo din na may mga alam nila ganong oras ang dating sa Pilipinas o kung saan mang bansa. May mga delay-delay yan siyempre, pero hindi mo pwedeng sabihin na kung kayo madelay, inaantay namin kayo. Eh, wala ka namang choice kung mag-antay. Alam nga naman na-delay kasi ang kangayon sasakay kung na-delay. Mm-hmm. Ay, naku, sabi ko, bakit kasi 30 minutes before doon ka? Tapos mayroon pa siyang sinundan yata na a few minutes earlier than her. So, naka-check-in. Sabi niya, eh, bakit siya naka-check-in? Kumbaga, eh, umabot pa. Umabot sa closing time. Oo, umabot siya. Eh, ikaw, hindi ka na talaga umabot. Wala kang magagawa. Nagla-live siya. Naku, nakita ko next day, binabash naman siya ng mga tao. Kasi nga, ganun. Hindi, para intayin ka. Tsaka 30 minutes, that's, kahit nga sa domestic flight eh, malabo yung 30 minutes pagka, lalo pa pag ano, yung ngayon ang mga domestic flights, may mga shuttle bus na dadaling ka doon, ang aeroplano mo nandun sa gitna ng ano? Tarmac. Eh pagka ano yun, yung mga bus na yun, iba na naman ang pipick upin nun, ibang flight na naman ang gagawin nila, hindi lang ikaw. Kaya kailangan talaga mag-aga ka. Kasi parang pag may mga
may mga ano, delays on your way to the airport, meron kang leeway. Ay, salamat! Nag-on na ang ano. Oh my, thank you Lord. Nag-on na ang ating kuryente. Ay, nag-on na nga ba? Mm. Tingnan natin kung meron ng wifi. Ayun yung, microwave, oh. Ayun. Ay, thank you Lord. 2 oras din ano, kagaya din kahapon. May ginagawa siguro sila kasi parang scheduled, ano, wala namang text or email natin. Anyway guys, yun ang ating buhay sa Pilipinas. And then we have to just adjust and adapt. Yun ang kailangan. Adjust and adapt kung saan ka sa mundo. Kagaya ng bago kang salta sa kung anumang bansa na nandiyan ka ngayon, kung anong meron sila, mag-a-adjust ka. Dapat, ikaw mag-a-adjust. Kung sa traffic na lang, for example, or sa pagdadrive, kung dito sa Pilipinas, lumulusot yung ginagawa mo, pag nasa bansa, sa ibang bansa ka, hindi pwede, hindi mo pwedeng sabihin, eh, yung taong ko na ginagawa to sa Pilipinas, okay naman. Hindi mo pwedeng i-apply. Hindi mo pwedeng i-apply. Kaya ang tatay ko, di ba, buong buhay niya, he's a driver. Naging truck driver sa Pilipinas, naging PU, dati naalala niyo yung PUJ, yung mga ganon, PU tawag, PU. Yung mga minika yun eh, naalala niyo mga maliliit na kotse dati, minika. Taxi. Taxi na maliliit. Hindi, taxi, nagmaneho rin siya. PUJ, jeep yun eh, parang jeep. Ah, PUJ. Sa amin may tawag na PU, yun yung mga minika, yung malilit na kotse. Hindi PUJ pala, hindi PUJ, dito PU. Kasi PUJ jeep. Hindi pala PUJ, PU lang tawag sa amin ng PU. Tapos taxi. Yun, yung taxi, yun nga ang taxi niya. So kumbaga si daddy, all his life, driver na talaga siya. Kaya pagdating niya sa Amerika, binigyan siya ng sasakyan ng kapatid ko. Drive siya, nag-drive siya kaagad. Nung nagkaroon siya ng lisensya, drive siya kaagad dahil kasi hindi siya nahirapan. Pero sabi namin sa kanya, daddy, iba ang pag-drive dito ha. Lahat, kailangan sundin. Red light, no turn on red, no turn on red. Tapos hindi yung rolling stop. Pag nasa stop ka, kailangan stop talaga. Kahit yung 4-way stop or 2-way stop, kailangan stop, hindi yung rolling. Habang nag-aantay ka ng turn mo na makatawid, hindi, kailangan stop. Kasi dito, ticket, mahal, ganyan-ganyan. Full stop. Full stop talaga. Ayun, awan ng Diyos hanggang ngayon, si daddy nagda-drive, walang problema. Ako nga. He had to adapt. Ako nga, twice akong bumagsak dun eh, sa actual. Ay, oh, you did? Ako, well, hindi ako nag, kung sabagay, ikaw naman nagturo sa akin mag-drive. Pasado ako kaagad. Take one lang siya. Pero usually, mga Pilipino, pag sanay mag-drive sa Pilipinas, tapos mag-take ng test doon, bagsak. Yun nga. Kasi meron akong jeep na pampasahero noon. Noon. Sa 10th Avenue, kanto-kanto. Meron, ano yun, sa... Hindi ka pa pumunta Abinida, ng Amerika. Abinida, 10th Avenue, oo. Tapos, doon sa A. Mabini, papuntang munisipyo. Yun. I was 25. Buti meron ka ng jeep. That's good. Eh, bakit ka bumagsak? Ang ano nun, di lalabas ng driver sa umaga. Lalabas siya ng 5 o'clock. Kukunin na yung jeep sa bahay. Tapos, mabait yung ano, yung driver na yun eh. Si... Naging pare-pare, kinuha pa yata akong kumpare nun eh. Anyway, mabait yun. Ginagarahin niya na maaga, sabi sa akin. Boy, anya, ano, maaga lang akong gagarahin. Kako, sige, okay lang. Kako, sayang din, pero kung gusto mo, okay lang, sabi niya. Oo, tapos sabi niya, maaga ko na lang kukunin sa umaga. O, sige. Pero ano ba naman problema nun? Just a matter of couple of hours. So, yung ginagarahin niya, alas 5. Ginagawa ko naman nun, pagkagaling ko sa trabaho, ako naman magdadrive nun, alas 5 hanggang alas 10. Ako, malaki pa kinikita ko noon. Kumikita pa ako ng mga 40, 60. Ang laki noon, that time, ha? Mga 1936? Huwag ka naman. Tatanong ka pa ng iba. Silang gano'n, ano?
Huwag mo nang tatanungin yung pagkang ganun. Don't mention years and numbers. The excuse. So, ganun. Yun, alam nyo naman ang jeep, di ba? Zing, gano'n na. Unahan sa pasahero yan eh. Pagka yung mabagal ka sa gano'nan, wala. Wala kang pasaherong mapipick up. Minsan nga, nakita mo, nauuna sa yung ganyan, nakita mo doon sa kabilang kanto, may lumabas. Whoop, wing, kumaka-vertical mo yun. O, vertical mo yun. O, okay lang naman. Pagdating ko dito, bagsak ako. Pagdating sa Amerika. Nalilito talaga siya. Pati ako. Pagdating sa Amerika, twice akong bumagsak sa actual. Kasi ang pag-drive mo, drive dito. Pilipinas. Ay, hindi talaga, hindi papasa pag-drive dito, in-apply mo doon. I think ako, kaya ako hindi bumagsak kasi never akong nag-drive sa Pilipinas. Tsaka magaling na akong driver mo. Oo, so siya nagturo sa akin. So, hindi ako, first driving test, pasa ako kaagad kasi yun lang natutunan kong drive. Kumbaga hindi ako nag-drive sa Pilipinas. Ang natutunan ko lang yung drive America. Kaya ngayon, nandito na ako sa Pilipinas, hindi pa rin ako nagda-drive sa Pilipinas. At saka pati sa sa written exam mo, di ba? Take one ka rin. Ako take one ako sa written exam. Ang kagandahan doon, friends, bayad ka, di ba? Magte-take ka ng, kukuha ka ng driver's license. O kung magkano'ng fee, take ka ng written exam. Pagpasa mo, that time yata, pwede ka ng mag-actual. Ngayon din na. Or i-schedule. I'm not sure, hindi ko na matandaan kung i-schedule. Ang alam mo hindi na kasi mga i-schedule ka pa. Pero pwede. So, yun, pagka-take ko ng exam, pagkapasa ko ng written, yun, actual ako, bagsak. Tapos yata, pwede ka rin umulit eh. Siguro that time in the 1970s. Kasi hindi ko masyadong maraming tao. I mean, ngayon din na. Diyos ko po, parang ang tagal-tagal na, parang wala pong masyadong maraming tao. Eh ngayon ang DMV, well-known sa pila. Oh my gosh. Sa sobrang daming tao. May appointment ka na, pipila ka pa. Kaya nga, by appointment na ngayon, pero ganun pa man, mag-aantay ka pa rin kasi marami kayo nagpa-appointment. Ngayon, ang kagandahan doon, you can take, sa written, tatlo rin eh, no? You can take three times. Sa written, bumagsak ka, take another test. Bumagsak ka. Ay, hindi na ngayon. Pagka bumagsak ka ngayon, you have to reschedule again. No, I mean, pero hindi ka na magbabayad. Oh, I'm not sure. Isang bayad ka lang. I'm not sure. Tapos, pumasa ka na, ikatlo, mag-a-actual ka. Mag-a-ano ka ngayon, actual. Pag bumagsak ka, wala kang babayaran na ulit. Isang bayad, one-time payment ka lang. Ay, hindi na nga kayo ganun. Sabi sa Ben, every yes, bayad ka yes. Parang dito na rin? Oo. Hindi na ganun. Kasi si JR, di ba? Hindi siya pumasa kaagad. Dahil kasi sa nervous niya, may anxiety si JR eh. Pero, kasi sabi ko, pero at saka dati, hindi ka pwedeng, kumbaga, you cannot do it right away, that the same day, no. Dati kasi, I mean, doon, isang payment ka lang hanggat hindi ka nakakapasa. Pero you have to take three chances. And I don't think so. Three. Three times ka lang written, actual, three times din. Pero isang bayad ka lang. Kung hindi mo. Kasi nalang nag-brown out ka ulit? No. Oh yeah. Wala na naman yung ano. Ay, nag-brown out ulit. Hindi. Brown out ulit. Si daddy rin sa DMV noon, pag take niya ng written exam, dahil hiningi niya Tagalog kasi ang iniisip niya na mas maintindihan niya kaysa English. Mas mahirap? Eh, hindi siya pumasa dahil hindi niya maintindihan. Sabi niya, ibang Tagalog naman ito. Oo, malalalim. Tapos sinabi niya nung time pala ni daddy nag-take siya written pa, hindi pa computerized yata. Or I don't know kung my choice. Na written or ano. So sabi niya, pwede English na lang. Sabi niya, kasi sabi niya, ayaw mo ng salita mo. Sabi niya, hindi ko maintindihan. Sabi niya, Tagalog daw. Ang lalim daw. Hindi sa tinanong na, bakit? Yung English na intindihan mo? Nung English na pumasa siya. Hindi sa tinanong ng examiner. Bakit?
Hindi mo naintindihan yung salita mo? Hindi, hindi mo maintindihan. Bakit? Yung English, naintindihan mo? ang English, pumasa siya. Mas naintindihan niya. Ang hirap daw ng... Siguro kung sino man yung gumawa ng ano, yung translation ba? Yung literal na translation, siguro na hindi nung, yung conversational Tagalog. Kaya hindi siya pumasa, sabi niya. Ayun, kaya... Hoy, sige guys, mag-aayos na kami dahil kasi may appointment kami. May appointment kami sa ating mga friends, mag-picture-picture kami para makita ninyo. Yeah. Ilang tao na na-meet natin dito, ano, ng mga umuwi. Kaya kayo pag-uwi kayo, just let us know, we'll meet up. Mm-mm. Para naman at least nagkaroon ng katuturan yung mga chat natin, nagcha-chat tayo araw-araw, you know. At saka yung nagcha-chat tayo, at least mag-meet tayo in person. At kaligayahan namin yun. Kaligayahan namin. Ikaw mag-ano pala ako? Kasi, shoutout? Oo, mag-shoutout ako sandali. Dahil kasi, ako rin yata. Kevin Muse. Excuse me. Alam ko si Mrs. ang nagko-comment eh. Pero Kevin Muse ang tawag dito, ang account. So, hindi ko ma'am alam ang pangalan mo. No, kaya now. Oh, okay, good. Kaya ang ayun, meron na kanina nawala ng sandali. Thank you Lord, meron ng wifi. Kevin Muse, Mrs. Kevin Muse. Ma'am, hindi ko alam ang first name mo. Pero salamat lagi mong pag-comment, ma'am. At saka gusto kong batiin si Mother, si Nanay Mel Modesto. Shout out. Nung naganong ka daw, nung naganong ka ng... Ay, yung kaso ko, yung kinukuha niya? Oo, yung pomelo, suha. Nung naganong si Louie Boy, si Nanay Mel daw, ganon din si Nanay Mel. Thank you, Nanay Mel, ha. Shout out ulit sa'yo, Nanay Mel. Nanay Mel, pagka ano, message mo kami sa Facebook. Pagka nandun kayo sa SM, para pwede tayong magkita. Kasi sabi ni Mrs. Kevin Muse na ano daw, na gusto daw makipagkita ni Nanay Mel. Para magkita tayo, Nanay Mel. Oh, okay. Good morning. Kamusta po? Shoutout po sa nanay ko, Mel Modesto. Hello po. Maraming salamat sa panonood. At saka kay Wally. Sabi ni Evelyn, hawak-hawak daw ni... nanonood daw si Wally. Nasa kanya daw yung phone. Oh, may sakit si Wally. Oo. Wally, pagaling ka ha. Yeah. Hawak-hawak daw niya yung phone. Nanood siya, ayaw niya ibigay kay Evelyn ang phone. We'll pray for you. Wally. We've been praying for you actually. Yes. Magaling ka. Mabuti Wally. Lord will hear our prayer. Amen. Ay, si Sky nakikibati. Ay, sa'yo Wally oh. Shout out mo Sky, yung mga dapat mo shout out. Sky, shout out mo na mga friends mo oh. Tapos si... Kengalo Vlogs, pa-shoutout naman kina Freddy at Beth Mata ng Olongapo City. Lagi silang nanonood ng vlog nyo. Mga retired na rin sila. Hello po! Ako ha, si ano ulit? Si Dana. Dana Tiger Lily Corpus. Hello! Shoutout sa'yo from Kentucky. Mirafe Owanan. Hello, Mirafe. Grace Labrador, hello. Watching daw siya from Virginia. May sinishoutout si Sky. Oh. Sino Sky? Shoutout din siya. Shoutout mo na Sky. Tapos kay Flair from Florida. Florida. Hello, Flair from Florida. Flair, Florida. Hello din kay Karel Valera. From Taytay Rizal! Woohoo! Taga rito. Oh, hello! Kung malapit lang, ano, mag-meet up tayo, oh, no? Oh, balang araw. Nandito na tayo sa Pilipinas, eh. Ashley Garcia. Hi, my name is Ana Garcia pala siya. Ana Garcia. I've been watching your YouTube since the beginning. From Daly City, California. Hello! Hello! Daly City. Eh, malaming Pilipino dyan sa Daly City, ayaw, no? Ayaw, nagsishoutout si Sky. Sige lang, shout out sa lang, Sky. Joey and Elaine from Fairfield. Woohoo! Si Joey. Fairfield, California. Si Joey and Elaine, dahil lagi ito nanonood.
Sige, guys. Ay, ito pa, meron pa, meron pa. Marietta Dionella. Hi, Mayet. Watching. Mayet ba yun? Marietta. Marietta. Hi, Mayet. Ay, hindi natin alam kung okay siya sa Mayet. Basta Marietta Dionella. Mayet, alam na niya yun. Watching from Canada. Pasya. Ay, hindi Mayet. Ayet and Apple. Ayet and Apple. Apple. Shout out sa inyo. Shout out. Arlene Agkawili. Hello. Hello, Arlene. Arlene Garcia. Ay, Galang. Irene naman si Irene. Irene, oh. Galang. Oh. At saka Rod and Mylene Talents. Kay ano rin, kay Arlene Galang. Meron. Hello. Meron din akong friends. Yung mga ano ko, yung mga ka-chat ko sa ano, ha, sa... Diyan sa ano, Messenger. Hindi ko na kayo isa-isahin. Alam nyo na kung sino-sino kayo. Lagi naman tayo magkaka-chat. Oh, ba si Sky daw, meron pa siya ipa-chat. Ipa-chat, ipas. Okay, Sky, I'm coming! Tulad ni Kid. Diyan sa ano, sa Las Vegas. O, ka-chat ko yan. Hindi ko na, eto, maano na, magkaano kami. Speaking of Las Vegas, Tony and Sunny. May bahay sila sa Las Vegas. Marami kami in common itong si Kid eh. Oo, si Kid. No. Kaya lang, si Kid, hindi pinanood yung mga luma kong ano. Kid! Panoorin mo daw yung ano, mga yung luma, Totoy Bibo niya sa akin. Yung mga luma kong video. Panoorin mo yung Totoy Bibo ko. Search mo lang, Louie Boy Vlog, Totoy Bibo. Yun, Louie Boy Vlog, tapos Totoy Bibo. Tapos kanta, kakantahan kita. Ah! Okay? Basta, ano, promise mo, magugustuhan mo. Ah! Hindi pa niya nakita, magugustuhan niya na. Hindi, magsesend ako ng isang link ng kanta ko. Sesendan kita. Tapos, pakinggan mo. Tapos, makikita mo, search mo na lang yung mga kanta ko. Para at least, mabacktrack mo yung mga old videos ko, ha? Nung ano pa siya, nung nangangarap na maging singer. Okay, guys. Hindi, basta ako, ako, nakakakanta lang ako, hindi ako magaling na singer. Dahil kasi, iba yung magaling sa nakakakanta. Ako, nakakakanta lang. Ganun. Yeah. At least nakakakanta ka. So, till our next video, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, viewers, subscribers, friends, relatives, all of you. We love you all. Paki-like, paki-share. Bye-bye. Maraming salamat. We love you.